At dahil 2022 na, gusto ko lang ipakita tong bagong setup natin. Ito yung criminal natin na P-Metallica. So kung makikita nyo, apat pa rin sila. Ganda oh, labas na yung mga colors sila. Tapos ito naman yung basic lang oh. Dry setup, ito yung main natin na GBB. Tamang hangka lang dyan ah. Ano? Tapos kung mapapansin nyo, meron tayong bagong apat na enclosure doon na bagong gawa. Ano kaya yun? Ito. Mamaya, papakita ko sa inyo isa-isa. Tapos itong tatlong to. Uy, pakita yung isa oh. Yan. Ganda niya rin oh. Okay, sige. Pakita ko sa inyo isa-isa to. So, unahin na natin ang isang to. Ano masabi niyo mga lod sa setup natin? Basic lang, di ba? Parang natural lang na nasa forest yung setup natin, di ba? Ito yung kilobrakis kaya yung kratya natin. And ito, slings pa lang to, spider links pa lang to. Ito yung size niya. Ayan. So, maganda tong tarantula na to, no? Yung adult size na ito, na female, colored jet black. Sobrang ganda, parang kapangalanan ko tong Venom. Basta maangas to. Ngayon, medyo pale na brown yung color niya. Pero once na nag-adult female to, astig to. So, lalagyan lang natin ito ng water dish. Ayan. Ano lang yung kulang eh. So, pasensya na no mga lods. Hindi ko na napakita kung paano ko sila ni-rehouse, kung paano ko sila na-setup. May papakita ko na lang sa inyo yung paglalagay ng water dish. At yung mga nakikita nyo yung kulay puti na gumagapang, ayun yung mga springtails. So, naglagay lang din tayo ng springtails mga lods. Sobrang importante niyan sa enclosure. Alam niyo na kung bakit, di ba? Sila yung kumakain ng mga tira-tirang pagkain ng tarantula natin. Okay, next naman tayo. Ito yung Tiltocatl bagans natin or yung Mexican Red Drum Tarantula. Maganda yung kulay na ito kahit nasa happy. Isa to sa mga common na tarantula. Maganda yung kulay na ito lalo na pagka new molt. Nakapalit lang ng balat. Jet black siya tapos yung abdomen niya, ito ay ang abdomen ng tarantula. Red na red yan. So ngayon kasi pre-molt to eh. Kaya medyo pale yung color nila. Lagyan na natin ito ng water dish. Lagyan lang ito ng water dish. Easy ka lang. Ayan. Okay, ito namang next. Ito yung female natin na GBB tarantula. Ayan. Angas ng setup, di ba? Ito yung female. Ganda-ganda mo, di ba? So, pinakita ko lang yung setup mga lods. Hindi ko pa tilalagyan ng water dish kasi heavy weber to. So, mangyayari, pag naglagay ako ng water dish dito, wala, matatabunan lang ng webbings niya. Kaya rin ako naglagay na itong mga twigs na to para maging anchor points ng webbing niya. So ito naman yung Acanthus gorea geniculata. Isa tong bird eater na tarantula. At malaki to. Maabot to ng ano, sabi nila sa internet, maabot ng 8 to 9 inches. Pero kadalasan sa mga matagal na nag-aalaga na itong tarantula to, hanggang 8 inches siya. So ang laki nun. Excited ako na lumaki to, lalo na female to. Mas malaki to kasi sa mga tarantula mas malaki ang female. Ganun din naman sa mga scorpion. Pakita ko lang sa inyo yung setup mga lods. Siyempre, water dish. Ay,
ito kasi defensive to eh. Kaya gamit tayo ng to. Madali, machampahan tayo. At ito naman yung Mexican fire leaf natin o yung Brachypelma bumei. Ganda, di ba? Ito yung tarantula na nasa logo natin. Ito isa rin to sa mga common sa abi pero walang common sa akin. Basic niya lang tignan, oh. Ganda, oh. Ito, nalagyan ko na to ng water dish kanina. So, lagyan naman natin to ng moss. Mag-click ng urticating hairs, makati yan. So ito naman sumunod, wala naman pinagbago to, as is lang din to. Ito yung mail natin na GBB, pero gusto ko lang din ipakita kasi ganda ng setup nyo, basic lang, oh. Ito yung mail natin ni GBBO, Chromatopelma cyanopubescens. Ganda, ganda. At sa mga naghahanap ng update natin dun sa communal natin na P. Metallica, ito na sila. So, ano masabi niyo sa setup natin? So, apat pa rin sila. Ito yung isa, ito yung pangalawa, pangatlo, at ito yung pang-apat. At ang maganda ron, labas na yung mga colors nila. Ito, bloom na to. Ito rin. So originally, itong tarantula na to, napaliwanag ko naman na, di ba? Hindi sila talaga communal, for communal. Ginawa ko, pinagsama-sama ko na sila saka sa maliit na enclosure. Kaya kung mapapansin nyo, ang kitid ng enclosure nila, apat sila. Kasi para maiwasan yung pagiging territorial nila. Hindi na rin sila magkakaroon ng cannibalism sa isa't isa ng dahil doon. Ito, pangarap ko itong ano eh. Pagka malalaki na itong mga to, papagawan ko ito ng glass enclosure. Tapos gagawin ko ito ng bioactive setup, mga lods. Kasi bagay na bagay itong tarantula na ito rin. At ito naman yung last natin na sinetup ngayon, lods. Ito yung pumpkin patch tarantula natin. Ganda, diba? Ganda ng setup. Bagay na bagay sa colors nila. Tatlo to. So, ito yung pangalawa. Bold ito eh. Sana walang mag-bold, no? Show. Tapos itong isa halatang pre-mold kasi wala na, tinabunan niya na yung hides niya, nagukay na tapos tinabunan niya na. So isang indicator din yan na pre-mold yung tarantula nyo. Ito hindi na natin lalagyan ng water dish to, so misting lang. Ayan, misting lang sa gilid ng enclosure, sapat na ito sa kanila kasi maliit pa itong mga ito eh. Pag nilagyan natin ng water dish, mapapahamak pa sila dun, pwede silang malunod. So yun lang, mga lods. Ano masabi nyo sa new setup natin? Ito yung iba, oh. Yung iba hindi ko pa naayos eh. So comment lang kayo dyan sa baba, no? Kung ano masabi nyo sa new setup natin. Sunod na video natin siguro, feeding video ulit tayo, pakainin natin lahat ng mga bago nating nilipat, no? Itong mga tarantula na bagong lipat sa mga enclosure nila. So what's up, mga lods? Bago ko tapusin itong video natin, no? Gusto ko lang magpasalamat sa Succulently PH and Happy's. So umorder tayo ng mga water dish sa kanila. And ang gusto ko kasi rin sa water dish nila, diba? Ang minimal lang nung looks, tapos syempre maganda kung pare-parehas uniform yung itsura nung mga water dish nyo sa bawat enclosure.
Siyempre, ganun din sa enclosure, ganun yung gusto kong mangyari. Uniform sila. And minimal lang yung datingan. Basic lang. 15 pieces lang yung order ko eh, pero ang nangyari, isang katerba yung dinelay. Isang katerba yung dineliver sa akin. So, salamat na sir. Salamat sa nagmamanage ng Succulently PH and Abyss. Thank you po rito sa mga pinadala niya. Pinadalan din nila tayo ng small size. Para daw matry natin, no? So, meron diyang link sa baba ng Shopee page. And ito yung Shopee niya, oh. Meron silang iba't ibang design. Hindi lang naman pagdating sa may water dish. Meron din silang mga binibenta about sa hobbies. Check nyo na lang yung Shopee page niya. Nandiyan yung link sa baba. O, diba? Ganda na itong water dish na to. Basic lang. Sa ang maganda rito, mura lang. Mura lang per piece na ito. So, yun lang. Maraming salamat.